Hello friends! Today, magre-recording tayo. Ang ire-record natin ngayon ay vocals para sa isang song na sinulat ko. Isa na naman bagong pop song. I call it a power ballad. Tagalog siya, so makabagbag damdamin. At ang ire-record natin today, ang kakanta ay walang iba kundi ang napakagaling na singer. And I've always wanted to work with her. See Miss Julia and San Jose. Andiyan na si Julie. Hi! Hi! Wow! Hello! How's the... I know, how's your... How's the amin? Okay naman. What time's your flight? Flight pa naman. Oh, tara. It should be fast lang. Kasi yeah. Oh my God. Do you want to shoot her? Sure. Pwede na ngayon. We'll be your cutter. Pag nagre-record ako ng vocals, inaayos ko yung ano. Wow. So may inception tayo dito. Makikita mo. Nagre-record okay. Din sila ng ng vlog nila dun. Yeah, sa UR. Tama? So tingnan niyo yung accounts ng UR, Universal Records. I'm trying to do it again. I think I started too early in 2012-2013. Oh, I was doing that before. Okay. I don't know if you remember yung kami ni Chito sa ate ko. Yeah. Yung mga ganun. Yung kami ni Nadla. Let me fix your light. Okay. Yeah, blinds. Boom. What? Oh my gosh. Okay, baka umiyak si Julie. Hello? I think unang usap natin was anong klaseng song, di ba? And then parang R&B kind of contemporary yung initial na isip ko. And I go, ayoko. Parang, cause it's, I've always wanted to work with Julie and she didn't know it. First time ko kasi nakita si Julie sa nagpo-promote ako ng sa Party Pilipinas ng AMATS. Actually, one TV show na gustong ipag-guest si guest wow. Dito, yung persona ko noon. At doon lang. And so dumating ako maaga to do sound check, nakita ko parang may prod number kayo. I can't remember. Yeah, and I said, "Okay, this girl can sing." So I'm like, wala lang, yun lang. And then, so it'd be nice to write a song for, like, I can't sing like that. So I tried to convince her na powerful. Iba kasi ang, ano ngayon, iba ang music, ang tunog ngayon. Mm. So, instead of, you know, like, trying to sound like everybody else, yeah. Like, why not make yeah, a sound that's, you know, timeless. Classic, yeah. Last time I did a song na medyo close to contemporary or mga ballad siguro was 2012. I saw her eyes light up when I said like we're not gonna write a song that's gonna be hit now. I want us to make something that will be parang timeless long after we're gone. So nandun ako and then okay, once we were on the same page, what's the song gonna be about? I made kwento to you, right? I was on the way here. Sabi ko traffic, pag-isip na ngayon, ano kaya ganito ganyan? So like, I thought of something na para hindi pa, wala pa akong lalagang ganito. Basta sabi niya yung, bakit hindi from the perspective of the other? The third person. Yeah. Sabi ko, wow, parang... Na ako maling naririnig. So we went back and forth for about 30 minutes na what are people gonna think? Mm-hmm. Wrong? Are we encouraging people to do the wrong things? And pretty much we just decided let's go for it. Mm-hmm. And then so that was the end of our first session. Mm-hmm. And then I started writing the song. And then medyo doon ko na inayos yung lyrics, mm-hmm. para at least yung person, alam niya na
yun nga. Pangit yung situation na to, and then... Okay lang sa kanya. Basta ang sakit eh. Ang sakit eh. You know, I haven't experienced anything like that. But this song though, it's about, you know, being the third party na gusto ko lang magmahal. Kumbaga sa 10 halik niya, bigyan mo ko ng isa. Dapat pa sinulat ko yun, no? Diba? Diba, the next song na lang yun. So ngayon, narinig nyo na yung ire-record pa lang namin. You do your thing. Kahit pa hindi ako alaman ng iyong mga yakap sa tuwing pagmulahan, kahit na pangalan ko'y maaari lang banggit bigkasin. Usually ba sa baba? Or dito? Okay lang ako. Okay lang ako. Oo. Talaga? Konte. Kung kapag... saan nang gagaling... Ano po? Mamaya papakinggan kita. Okay. Na. Sige, sige. Nananahimik lang ang buhay kong biglang tumigil nang ikaw ay dumaan. Kahit na hindi ako ang laman ng iyong mga yakap, adjust ko lang yan. Sa tuwing pagmulan, yeah, bitawa mo lang. Kahit na pangalan ko'y maaari lang bigkasin kung di hayaan mo lamang ang puso kong hibang at humihingi ng isang gabi. Julie, pause ko lang ha, kasi baka maging habit. Dito sana. Ang isang gabi. Patuloy natin. Okay. Alright, say. Kahit na hindi ako ang laman ng iyong mga yakap. Sa mga louder parts, papaatasin na kita ng konti. Kahit na ang alam ko'y maaari ng bigkasin. I wanna first get the habang fresh pa yung boses mo with the I don't know bedroom voice or whatever habang gising voice. Okay. Sa track, I wanna get that raspiness. Just relax. Don't focus too much on the whatever the notes, yung technical. Mm-hmm. I would rather get the emotion. Okay. How's that? Okay. Same spot. Umibig ng pag-ibig na tila laso ng halik. Umibig ang isang
pusong humihingi ng isang gabi. Try, mag check lang this part, ang isang gabi. Meron ba? Parang ang isang gabi. Wow. Paano bang limutin mga ano na kanta mo? Hindi ko na notice na. yung alangan yung tono. Ah, okay. Pero second verse to. So I'm a little more liberal second verse. This is good, huh? This is perfect. Can I get an option lang na I don't know how you're gonna do it, pero yung dulo, parang mas, parang may doom. Yung gano'n, mas may giggle lang. Parang may preparation for the next chorus. This is good. I'm going to mute it lang so it doesn't distract you. Dito na lang sa second half. Yeah. And then be careful that you don't speed up yung timing. Mm-hmm. Okay. In fact, kung mahuli ka pa nga, mas may dating ng ikaw ay duma. Kung mahila mo pa nga na late, I think yun yung effect pa nga. Sige, so let's experiment. I'm not sure. Ang buhay kong biglang tumigil nang ikaw ay dumaan. Hindi ko alam paano ilalagay eh. Ah, baka may trem lang sa dulo. Sa dulo lang. Hindi, saan lang. Ganun pa. Parang magkakahan. Yan, yun lang. Actually, yun lang. Konting-konti lang pala. You think it's easy to sing this song? Pero hindi talaga siya. No, it's not. Yung pinoprolong mo mga notes doon, mababa na masyado yun. That's why yung demo, yung maiksi sa'yo, because I felt na mababa for you. Hindi ko pinapahaba. Pero ngayon, kaya mo pala. So you're gonna give octave kasi siya eh. Yeah, you're gonna give them a hard time those. Na na. Kasi ganun, hilig ko talaga yun. Hilig ko yun. Liwanag sa dilim mo. Turing mo. Sila mo. So ayun. Welcome to my songwriting world. Third one. Okay. Mm-hmm. Kasi iba sinasabi each time you do it eh. At humihingi ng isang gabi. That's the one. Yeah, that's the one. I felt it. That's the one. It was crying, you didn't reach the note, it was a little flat. That's the one. That's I felt the one. It. Yeah. Ang isang
Classic song structure, yung songwriting, tapos yung singing, one track, no magic. That was her idea. Ang dami na kasing may... Yeah, it's easy to release a track with 100 tracks ng vocals, di ba ngayon? So, ito yung opposite. Isa lang, and then mararamdaman mo yung ano. I'm okay with it. I don't need to record harmonies. Hindi ko rin maiisip nga eh kung kailan may chuchuwari mo sa, sa character. So there. There. Shake your hand. Thank you. Thank it's you. An honor. It's an honor. It's been a pleasure. This is not gonna be, you know, our last. So. Then. Hindi natin magiging last.